yung sin mo. Yeah. Very good. Laka. Galing na. Hi guys, good morning. So today is November 23. Hi, good morning. Say good morning. So today, for today's vlog, first day of class ni Tyler. Diba? Hindi school night out. So first day of class niya, ikukwento ko lang muna. Noong November 20 is pina-enroll ko siya, which is kinder siya. So by the way, guys, thank you so much sa lahat ng mga bumati sa akin. Kasi kahapon, it's my birthday, November 22. So thank you so much sa mga bumati sa akin. And thank you so much, Lord, because this is my blessed 26th birthday. So marami tayong dapat magpasalamat dahil sa kabila ng mga nangyayari sa ating mundo is nakapag-birthday tayo ng malusog at walang sakit. So, ngayon nga yung first day of school niya. So, medyo maaga akong nagising. At medyo inaantok pa nga lola nyo. Kaso, kailangan ko nang mag-prepare. Kasi, mamaya yung class niya mga 9 o'clock. Then, online siya. Lahat naman online. Walang face-to-face dito sa atin sa Pilipinas. Walang face-to-face class. So, online nang mangyari. And then, hindi ko pa nga siya nabila ng mga gamit niya dahil hindi nga ako nakatin ng meeting kahapon sa online. Pero ang sabi naman ng teacher niya is okay lang daw kasi ang mangyayari ngayon is puro video lang ipapakita, wala pa silang materials na gagamitin ngayon. So okay lang na mamaya ko pa mabili yung mga gamit na kailangan niyang gamitin para sa mga next schedule niya. Sorry sa haggard mo face, kagigising ko lang talaga. And then yung uniform na gagamitin niya, oo, required sa kanila mag-uniform kasi ang sabi, para daw ma-feel din nila na kahit nasa bahay lang sila, online lang, is ma-feel nilang nasa school pa rin sila. Ganon. Kaya, hindi na kami bumili ng uniform kasi may mga pinsan siya, which is sa side ng aking partner, na napagliitan na. So, bakit pa tayo gagastos kung meron pa namang pwedeng gamitin na kaya pa naman na di pa naman ganun kaluma, as in parang pang bago eh. So yun, tapos yung sapatos niya is advance na akong bumili noon eh, kasi 2 years old pa lang nga siya eh. Actually bumili na ako ng sapatos kasi nag-sale siya noon, kaya pinili ko siya ng sapatos. Pero yun, kaya ngayon kasya na sa kanya. And then yun, so babalitaan ko na lang kayo later para sa mga mangyayari at magaganap, at sana makisama siya. Kasi online, di ba, medyo mahirap yan. Gadget ang kaharap niya. Pero sa tingin ko naman, makikisama siya. Yan, medyo inaantok-antok pa siya. Kasi maaga pa. Later na lang guys, update ko kayo. Tyler Romero. Thank you.
Ano panahon daw ngayon, sabi ni teacher? Maulap. 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 Ang galing ah. Ano daw araw ngayon? Lunes. Ang galing ah. Ano araw? Lunes. Very good. Ilan taong ka na? 4. Oh, very good. Anong color red dyan? Okay. Kunin mo, ayun. Red yan? Papakita mo kay mami. Anong color yan? Red. Hindi, kaya. Lahat, kulayan mo. Saan ka na? Ako. Saan ka daw nakatira? Pinay. Babae o lalaki ka? Laki. Hindi ko bae. Kagigising niya lang yung kasama niya, kasama naman siya. Then, bumili ako ng yellow na kartolina. Kasi ito yung good color niya, yellow. Ito ko siya bumili. Dito bumili. Tapos, bumili ako ng notebook niya. Hindi naman ito required, pero para lang din sa mga exercises niya pag magsusulat siya. Yan. 1, 2, 3, ako mula pa, 5, 6. Tapos, papel niya. Yan, bumili ako ng papel. Writing pad. Kasi required din to. Crayons. Color. Tapos, sharpener. Pantasa. Eraser. Pencil. Tsaka yung whiteboard marker. Kasi, wala kaming blackboard na yung sinusulat is ano is chalk. Hindi rin ako nag-ano nun kasi nakakaanan yung chalk. So, yan. And may, then, may, pero hindi naman sa kanila required yun. May ano pang para, ko? May ano pang ko? Yung Tyler. Bumili lang ako nun para sa daily ano niya, daily schedule niya. Isusulat ko kasi siya dito sa board, whiteboard niya. Yan, kung ano yung schedule niya for may, today, tomorrow. May, yun ko, hindi nung. May paano to, may? Wait lang. Tapos bumili rin ako ng, kasi required to eh, ng brown envelope na may plastic cover. Kasi every Monday, dito.
for example, natapos na ngayong week. Ngayong week yung mga gagawin nila. Kasi gagawa kami ng daily observation namin mga parents or mga yung mga guardians. Kami yung gagawa ng mga observation kung ano yung pinagawa nila. Kung nasundan ba nila yung pinagawa ni teacher. Then ilalagay namin siya dito. Tapos ipapasa siya every Monday. Yan. So, guys, so on, napaka kanina yung nag-start yung class niya, yung online class niya. Natuwa ako sa kanya kasi ano siya, interesado siya sa lahat ng mga nangyayari, kung ano yung mga napapanood niya, gusto niyang magaya. Nakita niyo naman sa video, sinusubukan niya talagang gusto niya talagang matuto kasi excited talaga siyang mag-school. And then yung yellow cartolina pala, kasi hinati sila eh. Kasi, syempre, pag magkikita-kita na sila via messenger, via video call, or Zoom. Tyler, napunta siya sa yellow group. Yun. So, yun yung color na group nila. By schedule sila. Yeah! Tapos, nakakatuwa lang kasi, nag-aaral na siya talaga. Nag-aaral na talaga yung panganay ko. Yung anak ko. And then, hindi lang natin alam kung sa face-to-face ba is ganun din siya ka-behave kasi marami ng mga kids na kasama. Pero medyo mahirap lang din dito sa online kasi parang ikaw lang din. Parang ikaw na rin yung nag-aaral pero ginagabayan mo siya. Yan, ginagabayan mo siya. Yan lang yung mahirap din. Mahirap lang sa bahay sila nag-aaral. Umaga, yun yung nangyari kanina umaga. Nakakatuwa lang kasi hindi nga ako nakapag-vlog kasi sobrang excited ni Tyler kanina. Kasi sabi niya mag-i-school na nga raw siya. Gusto pa nga lumabas kasi akala niya papasok talaga siya sa school. Pero pinaliwanag naman sa kanina online lang. Kasi bawal pa talaga lumabas ngayon. Bawal pa talaga yung face-to-face. Naintindihan naman niya. Tapos nung mga nakita niya yung mga videos online, sobrang interesado siya sa mga nakita niya. Nanibago siya sa mga bago niya narinig, ganun, bago niya nakita, ganun. Pero nakikita ko naman sa kanya na talagang gusto niya talagang matuto. Yun nga, sobrang excited talaga siyang mag-school. Pero hindi ko talaga sure kung sa face-to-face is ganun din ba siya ka-behave kasi marami na siyang makakasalamuhang mga kids na ganun makikita niya na yung teacher niya. Yun, medyo nakakapanibago nga lang talaga mag-online class kasi first time sa atin 'to nangyari na kailangan talaga online. So nakakapanibago siya kasi hindi mo nakikita yung teacher mo, hindi mo nakikita yung mga turo nila sa online. Magsisend sila ng video kung ano yung gagawin, magsisend sila ng via messenger kung ano yung gagawin, mag-uusap sila via video call kung ano yung gagawin, tapos i-observe nila yung mga bata kung natututo ba ng maayos. So yun, bilang sa atin mga parents, mahirap din kasi hindi natin masyadong gamay yung kakayahan ng mga teacher natin. Kaya nakakabilib sila kasi natuturuan nila ng maayos yung mga bata. So ako naman, ginagawa ko naman yung lahat ng makakaya ko para matutunan niya, mas maintindihan niya kung ano yung pinapagawa sa kanya. So madali pa lang naman ngayon kasi kinder pa lang naman siya, pero di pa natin alam sa mga susunod na mga mangyayari. So yun lang. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang excited siya. Yun lang yung mga ano niya. Isa pa palang mahirap sa online kasi kapag mababa yung connection mo, mahina yung connection ng internet mo. Kasi nga dito sa atin sa Pilipinas, mahina yung connection talaga ng mga internet. Yun lang din yung mahirap kapag online class kasi pag nagkasabay-sabay, minsan yung iba nagko-connection loss. Minsan yung iba nawawala sa video call, ganyan. Yun lang din talaga yung mahirap. Kaya mas maganda rin talaga na face-to-face sila. Pero dahil nga mayroon tayong pandemya, mas inipidin na lang natin na, kasi mas gusto natin matuto sila, kailangan natin tanggapin na online na lang talaga sila. Nandito naman tayo mga parents para gabayan sila. Yun lang. So, na-enjoy din naman ako kasi nakikita ko kung paano siya natututo. Yun. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo kasi it's one of my milestone na first time ng anak ko mag-aral. So, yun. Bilag ko siya para meron din memories na makikita siya paglaki niya na ganito siya mag-aral, ganito siya matuto, ganyan. So, yun. Nakakatuwa lang din talaga na as a parents, na bagong first time parents na nakikita mo ganyan. Ganyan yung anak mo natututo. So, yun lang guys.
Thank you so much for watching, and marami pa akong gagawin kasi gagawin ko pa yung color group nila, which is yung cartolina is para yung sa box. Yan, may recycled box sila. Yan, dito ko siya i-cover kasi required din sa kanila yon. And then, yung observation nila, yung sinabi ko sa inyo kanina na ilalagay dito, yan, gagawin ko pa yun. Kung ano yung na-observe mo ngayon, kung ano yung nakita mo ngayon na natutunan ng anak mo, ganun. So, yun lang guys. I hope nag-enjoy. Like and subscribe! Bye! 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 Bye.